Sinimulan sa hatawan sa Zumba, lahat nakiindak kasabay ng pagsikat ng araw sa Honda Bay Wharf, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City nitong linggo. At napanatili pa natin ganito, naging magandang example po tayo sa buong Pilipinas. Sana sa larangan ng turismo, ganun din po tayo makilala muli. Lahat excited sa opisyal na seremonya para buksang muli ang island hopping tour sa Honda Bay. Kumpiyansa ang Puerto Princesa City Government na ito ang simula para kahit paunti-unti ay makabangon ang bumagsak na ekonomiya ng lungsod. Today that we all learned from our experiences from the past year na kinakailangan po ay lagi po tayong handa sa anumang pangyayari. Kinakailangan po tayo po ay nagtatabi, nag-iimpok ng salapi. At higit sa lahat po, kinakailangan na tayo po ay ating pinapangalagaan ang ating kalikasan. Sa tala ng Honda Bay Boat Owners Association Incorporated o HOBAY, taong 2019, kumikita sila ng hindi bababa sa 3 milyong piso kada buwan. 8-10,000 piso ang kinikita naman ng mga bangkero kada buwan. Pero nang ipatupad ang lockdown at nagkaroon ng community quarantine, lahat ay nawala ng kita. Kaya malaki ang kanilang pasasalamat na kahit sa pagkakaloob muli ng serbisyo sa mga lokal na bisita, ay muling makaahon sa pangangailangan. Napakalaki po, pero alam naman natin na hindi ano yan, hindi hadlang para ipagpatuloy natin yung buhay natin. So nagpapasalamat nga kami sa Diyos kasi sa kabila ng pandemyang ito, nagiging matatag pa rin tayo. At saka nagpapasalamat din ako sa paggabay ng city government sa amin. Ganito rin ang inaasam ni Wesley matapos na mawala ng kita ang kanilang travel and tours agency. Umaasa na sa pagbubukas ng Honda Bay sa lokal na bisita ay simula na para makabawi sa naluging kita. Hindi rin sila nagdalawang isip na muling i-renew ang negosyo dahil higit sa kita ay maraming kababayan ang dito umaasa. Ano, muling pagsisimula. Magiging start-up ulit siya para sa amin na travel agency. Bagamat hindi pa natin alam kung ano magiging resulta nito, itong opening. Pero we are hoping na magkakaroon tayo ng local na turista o di kaya domestic na turista. Saka the near future, magkaroon ulit tayo ng mga international tourist. Dumaan din sa konsultasyon sa Local Interagency Task Force at Tourism Council ang desisyon na ito, kasabay ang pagsiguro na may papatupad pa rin ang safety at health protocols, gaya ng pagbabawas ng aktibidad sa mga isla, seating capacity sa mga bangka, at ang hindi muna pagtanggap ng mga walk-in. Lang din sila para sa contact tracing kung just in case. At pagdating sa boat naman po ay, ang boat ay nagbawas tayo ng capacity. So, mayroong markings ang mga bangka kung saan ka lang pwedeng sasakay. Kung saan ka pwedeng uupo. At ang mga boat ay dinidisinfect natin bago sila sumakay, pati life vest. Open natin, one, makakatulong na magkaroon na ng trabaho ulit yung mga boatmen natin, yung mga island destination. Pangalawa, mapapakita natin, hindi lang dito sa Palawan, kung hindi sa buong Pilipinas, na Puerto Princesa is ready to accept tourists. It will encourage confidence. Pag yun ang kailangan ng tao ngayon, na may confidence sila na magbisita, mag-ikot-ikot sa iba't ibang tourist destinations natin. Magbibigay din ng 50% discount sa entrance fee at cottage fee ang island tours, pero mananatili sa 2,100 pesos ang boat rental na merong 6 na katao ang sakay. Kailangan rin ng pre-booking sa HOBAY o kaya ay tumawag sa numerong 0929-864-9255 o 0927-777-0112. Hinihintay pa rin ang magiging pinal na tour rates kung idadaan sa travel agency ang Honda Bay Island Tours. Rex Ruta, Alpha News, Philippines.